Hi mga virtual kamare! This is TMF and welcome back again to our channel. And for today's video mga mare, ipapakita ko sa inyo ang aming day routine ni Bella. Good morning mga kumare. Time check 9 a.m. Heto yung first daddy ni Bella ngayong araw na to. Ayan, so tinlimplahan ko siya ng 4 ounce for today's video. Tignan natin kung bitin pa sa kanya mamaya kasi ubos na yung mga bote niya na malalaki na. After niya magdede mga moms, kung tinatanong niyo ako kung pinapaburp ko pa rin siya, hindi na po at her age kasi at her age, usually, nagagawa na nila on their own. So, minsan maririnig mo na lang sila talaga magbaburp. Or si Bella kapag nag-roll over, dun siya magbaburp. Kaya hindi ko na siya binubuhat, biniburp. So, ayan mga moms, naubos na ni Bella yung kayong 4 ounce. Wait lang natin bumaba yung gatas, mga ilang minutes, 20 minutes, and magburp siya mag-isa, saka natin siya liliguan. Bella, ah. Bella, mami, ah. Bella. Ayan, nagpapabuhat si Bella, mga moms. Tumatayo siya. Ay! Ay! Sabi ko sa inyo, magbaburp siya mag-isa eh. Ayun na nga, narinig niyo, mga moms, nagburp na mag-isa si Bella. Binuhat ko kasi siya kasi tumatayo siya dito sa nursing pillow niya. Tapos yun, diba? Sabi ko sa inyo, nagbaburp na sila mag-isa sa mga age na 4, 5, 6 months. Pero kung ano, pwede nyo pa rin naman silang ipa-perp. Eto na po si Bella, nagpapakuha. Say hi to the vlog. Hi vlog! It's your girl, Bella. Lalagay ko si Bella dito, moms. Tignan nyo, nangingilala na rin siya, moms. Kapag wala ako, hindi niya ako nakikita. Iyak siya. So, dito muna siya. Alis na ako. Oh, bye-bye, Bella. Oh, diba? Sabi ko na sa inyo, mga moms. Oh, diba? Sabi ko na sa inyo, nangingilala na to eh. Sabi ko na sa inyo, nangingilala na tong bata na to. Oh, gusto nila lagi ako nakikita. Next, mga mare, dahil sinisipon pa si Bella, aalisin natin yung sipon niya. So, usually, nagda-drop ako ng 2 to 3 drops each butas ng ilong niya ng salinase. Pampaalis ng baradong ilong to at pampalambot ng kulangot sa loob ng ilong niya, mga mare. Kinamit na namin to since 2 months siya. Pwede kayong makabili ng ganito sa drugstore. Struggle is real na, mga mare, kasi tignan nyo, sobrang likot na niya. Then after, I use the Tiny Buds nasal aspirator para masuction yung sipon niya sa loob. Effective to para sa akin kasi nasisipsip niya yung sipon ni Bella. More than 7 days na kasi yung sipon ni Bella, mga moms, kaya in-stop ko na yung Allerkid. Sabi naman ni Pedia, observe mo yung sleep niya as long as comfortable siya mag-sleep, okay siya kahit may colds siya, sabi niya. So, heto, malaking tulong talaga to sa pagpapaginhawa sa pakiramdam niya. Next na tayo sa oil ni Bella. Lagyan natin siya sa head kasi po maliligo na po si Bella. Bigyan din natin sa chan. Si Bella. Bigyan din natin sa likod. Si Bella. Para hindi po siya lamigin. Apo. Ah, sa likod naman po. Likod. Likod, 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 likod. Oh, sa likod, likod, likod. Likod, likod, likod. Likod. Likod, 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 likod ni Bella. Tapos po yung mga paa. Yan. Ayan po, liliguin na natin si Bella. Nandito pa rin po siya sa kanyang bathtub. Tapos etong binili ko nung newborn siya. Diyan pa rin siya naliligo. Balak ko nga, mga moms, ibili siya ng inflatable pool. At saka yung salbabida dito sa neck para mag-swimming-swimming siya. Kasi mahilig siya sa tubig, hindi man siya umiiyak kapag naliligo. Nyan, 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 nyan! Ayan, first step natin, mga moms, painumin muna siya ng vitamins. Yung vitamins niya ay High Smart. Ilang ml yan, love? Na. Right. 0.5 ml. 3. Ha? 0.3.
And so, vitamins! Nyam, 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 nyam! Oh, so sweet! After vitamins, next na linisin yung dila ni Bella para malinis yung milk build-up sa tongue niya. Ginagamit namin yung Lampin tapos yung Wilkins niya. Heto nga pala yung shampoo ni Bella from newborn until now, Cetaphil yung ginagamit namin. Then sa soap, nag-iba ako, nag-try ako. This is the Mustela soap. I think in-start ko to nung papasok namin ng 4 months. Yung gamit namin, Moms, is running water para sa kanyang head and hair. Ayan, so inuuna namin yung kanyang head, mga Moms. Tapos yung water is cold from the running water. Tapos ayan, isa-shampoo na siya ni Mister. Siya kasi yung nakatoka sa pagliligo kay Bella, Moms. Ako naman, taga-bihis ni Bella. Ayan, tinuruan ko siyang magligo. Para half kami sa trabaho, no? Parang hindi lang ako yung napapagod. Siya rin. Ganun. Sa mga nagtatanong ko, nagka-cradle cap si Bella. So far, hindi naman po. Siguro nung newborn siya, hindi ko na maalala kung ano yung ginawa ng ate ko. Pero mostly, sabi naman matatanda, ibabad ng oil, tapos suklayan, yung parang sa pangkuto na suklay, yon para maalis yung cradle cap. Ayan, Moms, so hindi talaga siya natatakot sa tubig. Tuwang-tuwa siya kapag naliligo siya. Ayan, since newborn, ganyan siya. Hindi pala newborn, mga 1 month, ganon. Hindi kami nahihirapang magpaligo sa kanya. Tapos, eto naman mga Moms, sa katawan niya, warm water, kaya nagpainit na tayo ng tubig. Ilagay na natin dito yung tubig. Ayan, make sure mga Mare, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Ayan, next na tayo sa katawan ni Bella. So, yung ginagamit namin na sabon, yung Mustela, na may cold cream, kasi uso yung dry skin ngayon, mga Mare. Mura lang to, tapos mabango siya, and then, easy lang siyang i-rinse. Ayan, mga Mare, tapos matipid pa yung sabon, kaagad siyang bumubula. Tapos, don't worry, kasi kapag winash mo siya, kaagad, maaalis siya. Ayan, oh, gustong-gusto niya naliligo, no? Oh, diba? Ayan, oh. Isabunin yung singit-singitan. Yung struggle lang namin dito, mga Mare, is magalaw si Bella. Yung mga kamay niya, kaagad, pinupunta niya sa kanyang bunganga. Sa mukha, mga Moms, ganyan na lang yung ginagawa ni Mister. Ayan. Minsan sinasabunan namin, minsan hindi. Water na lang. Kasi, Moms, malikot na siya eh. Oh, see? Kayang-kaya na ni Mister mag-isa, Moms, kahit wala ako. Grabe, ang galing niya magpaligo ng bata, oh. Diba? Kayang-kaya. Isa pa. Kaya mga Moms, turuan niyo yung mga Mister niyo para may kahati kayo sa mga gawain para kay baby. Pagod kaya kapag mag-isa lang, Moms. You know, tignan niyo, oh. Oh, tignan niyo. Ang bilis ng mga kamay. Ay, naku po. Oh, yung bitawan. Oh, Bella. Tapos tayo naman mga Moms, eto, dito tayo sa kwarto kasi i-ready natin yung kanyang gagamitin na damit. Bibihisan kasi natin siya. Ayan, naka-ready na yung damit niya mga Moms. Aalis kasi kami today kaya ganyan yung outfit niya. Tapos from the meantime, EQ pants yung gamit namin kasi naubusan kami ng Unilove, mga Mare. Matagal yung delivery. Pero itatry ko muna yung Clean Fant pants. Ayan mga Mare, so punasan na natin siya using the toalla of our little one. Nakapatay yung aircon namin mga Mare kasi lalamigin si Bella if naka-on siya. Ayan, so tamang punas lang. Punas. So i-diaper na natin si Bella. Ayan po, abang hindi pa siya umiiyak at hindi pa siya sobrang likot. Abang nakamood pa po yung bata. Since long sleeves yung kanyang damit mga Moms, lotionan na natin siya. Heto yung gamit nating lotion today. Nag-try tayo ng bago. This is from Human Nature. Tingnan nyo naman po yung minibihisan natin. Kaya pabayaan mo na siya dyan. Heto, this is from Human Nature. Ang gusto ko dito, mga Mare, sobrang soft niya sa skin. And then mabango siya. Tapos mura pa siya.
Nag-try lang akong bago mga mare. Nagsawa na ako kakamustel at saka Cetaphil eh. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Belatot! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, mabilisan lang po ang lahat kasi baka lamigin ang bata. Eto na yung next. Ipapasuot na natin itong kanyang damit. So, yung kanyang pusod, linisin natin siya using cotton buds and alcohol. So, ang gamit kong palinis ng pusod niya, mga ma'am, to, 40% solution kasi dun sa 70% nagda-dry yung skin niya. Wala ka mahanap sa mga grocery store. Like, mahirap silang hanapin. Kaya naghanap na lang ako sa Shopee. Happy birthday, Belatot! Happy birthday, Belatot! Happy birthday, dear Belatot! So, okay na mga mare, nalinis na natin yung pusod niya. Lagyan natin ng alcohol yung dito niya sa likod. Yung sa bandang may puwet. Kasi sabi na matatanda, kapag lalabas kayo, bigyan yung alcohol yung pusod. Tapos yung dito niya, sa taas ng bandang puwet niya, dito, alcohol dito. Para hindi daw sila maano sa init, ganon. Sumakit yung chan nila. Yun. Wala namang mawawala kung susunod tayo. So, ayan mga moms, nakapants na ang ating dalaga. Mamaya na lang yung medyas niya. Dito muna tayo sa kanyang head part kasi lilinisan natin yung tenga niya, yung mga hikaw niya, tsaka yung face niya pala. Ayan. Okay. Happy birthday to you! Happy birthday to you! So, heto yung gamit natin mga moms. 40% alcohol and then mini cotton bud sa kanyang tenga. So, linis-linis lang po. Linis-linis lang. Na, tignan yung hikaw niya moms. Naalis yung pakaw niya. So, natagpuan na lang namin dun sa bathtub niya. O, yung isa. Yung isa naman po. Yung isa. Dito. Happy birthday, Bella! Happy birthday, Bella! Happy birthday, Bella! Tapos ito mga moms, kumukuha ko ng wipes para mas linisin pa yung tenga niya. Kasi minsan nangangamoy yung ano niya moms, yung kanyang mga hikaw. Kaya kailangan natin ng kanyang wipes. Ganyan-ganyanin ko lang yung kanyang hikaw, yung kanyang tenga, buong tenga. Yan. Linis-linis time lang. Para hindi mangamoy yung tenga. Tsaka yung sa gilid. Nakakabagot ka na! Ubo! Yan. Last na lang mga mare sa face niya. Itong Mustela Soothing Moisturizing Cream na ginagamit natin mula noon hanggang ngayon. Game. Sana all my skincare, no, Bella? Daig mo pa ako. Mamahal ng mga Mustela, ha? Kaya nagtatry ako ng mga bago moms. Trip ko ngayon yung human nature kasi wala silang halong chemical. So, idadat-dat ko lang yung lotion na yan dito sa face ni Bella. Happy birthday, Bella Tot! Happy birthday, Bella Tot! Safe naman to from newborn and sa mga babies, mga moms. Kasi yung mga ingredients nila is natural, organic. Skincare is life. Skincare. Yan, tap lang ako mga moms sa kanyang face. Yun palang gamit namin na to. Walang amoy to moms kasi for very sensitive skin siya. Okay, done! So fresh! Ayun, ganun lang po ang aming daytime routine and sa bath time routine ni Bella. Ulit-ulit lang yun mga moms. After ko siyang liguan at bihisan at gawin yung mga ritual, puposition na yan si Bella. Magro-roll over na siya, magdadapa na siya, tapos magta-thumbsack. Tapos, papatulugin niya na yung sarili niya. Ganun po. Talagang pinapatulog niya yung sarili niya mga moms. Sa mga hindi makapaniwala, ewan ko, ganyan yung naging routine ni Bella. Dadapa lang siya, tapos isa self-soothe niya yung sarili niya using her thumb.
Tapos matutulog na siya. Without hele-hele. At kung ano-ano pa man. Without karga. At ayan na nga mga moms. Nagising na po si Bella from her nap. I'm sure gutom na to. At dede-dede na po siya maya-maya lang. Oy! Kamusta yung tulog mo? Kamusta yung nap mo po? Bella, kamusta po yung nap mo? Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Sabanga. Ganito po yung pag-shake ng gatas para hindi sila mag-bubbles. Time check 11:46 a.m. Pangalawang gatas na ni Bella for today's video. Ayun na mga moms, lunch natin to for today's video. Ayun na, going back. Di pa kami yung nagluluto sa sarili naming food. Bali, sa tita ni Mr. kami, dun kami kumakain. At nagbibigay ng panggastos. Kasi puno pa yung bahay namin, inayos pa namin moms. Punong-puno pa ng mga paninda. So far, wala namang problema dito kasi sobrang babait ng mga tita niya, moms. Maintindihan nila na nag-umpisa pa lang kami and kailangan namin ng time. Ang swerte namin, di ba? Hindi ako marunong magluto, moms. Pati si Mr. hindi marunong magluto. So, yun, pag-aaralan din namin. Pag-aaralan din namin ang pagluluto, moms. Ayan po, pangalawang daddy ni Bella ngayong 11 a.m. 4 ounce again. Time check 2:48 na mga moms. Pangatlong daddy na ni Bella ngayong araw na to. Ayan moms, super gutom and super sleepy na siya. Kaya gumaganyan-ganyan na siya. So, painumin muna natin siya ng gatas para busog yung bata. Ang hilig niya talagang magboxing ng kung ano-anong bagay. Yan yung kamay niya. Ang likot-likot ng kamay niya eh. After dito magdede moms, mananak out na to. Hindi siya nakatulog sa biyahe, konti lang. At ayan na po, milk drunk na po siya mga moms. Natulog po siya dito sa kanyang nursing pillow. Hindi ko muna siya ibababa kasi hindi siya nagburp eh. Para yung gatas niya is bumaba ng tuluyan para hindi siya maglungad. Mamaya after 20 minutes, dun ko siya ibababa dito sa nursing pillow niya. Time check, 5:05 na po. Last daddy ni Bella ngayong araw na to. Kakagising niya lang mga moms. So, inubos niya yung tira niya kanina. And then, gusto niya pa, ibigay natin to. Uy, excited siya. Nakita niya yung daddy niya. Excited siya. Ito yung inubos niya kanina, moms. Tingnan niyo naman po. Sobrang excited niya sa new daddy niya. So, mamaya mag-uumpisa na ang night routine namin. Sobrang saya naman ng bata na to. At the moment mga moms, nagpupup si Bella. Tinigilan niya muna yung milk niya. Ayan, nagpupupupo siya. Ayan, so matigas yata yung poop ni Bella. Ano? Matigas po ba yung poop niya? I-push mo na, bilis! 1, 2, 3, push! 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 Push mo pa! Total mga moms, naka 3 feeding bottles si Bella na tagpo 4 ounce nung araw na yon. Tapos yung pang-apat, yung last, nung nagpupo siya, hindi na niya naubos or hindi na niya dinede. So, bali dinede niya na yon nung gabi na, mga 7 or 6. So, sa day routine namin, nakaka 3 or 4 feeding bottles siya. Tapos, yung pag-feed ko kay Bella ay per demand. So, kung gusto niyang dumede, bibigyan ko siya ng dede. Tapos, update lang, mga moms, sa height and weight ni Bella, wala naman hinahabol. Wala naman kaming hinahabol. So, nasa normal lang siya. It's just that, mabilis siyang humaba. So, matangkad siya sa age niya. And kung nakarating ka dito hanggang dulo, sagutin mo lang yung question na to.
ano ang current soap ni Bella ngayong 4 months siya and road to 5 months siya? And I will send you 100 pesos GCash if tama yung sagot mo. I-comment mo lang yung answer and then your number para diretso na yung GCash. Once again, mga virtual kumares, thank you so much for your support and for watching.